tatalakayin natin batay sa isang request ng ating kapatid. May request kasi siya. Ito po ating ipabasa. Bro Windel, pakitalakay po sa content ng isang channel na ang topic nila ay Purgatory, The Bible Message of Truth. Yan po sa YouTube channel kasi nagdudulot po iyon ng kalituhan sa mga Katoliko. Salamat. Yun po ang kanyang message. At alam niyo ba, ang isa sa mga nagtalakay dyan, mga kapatid, ay dating Katoliko na iniwan ang ating pananampalataya sa simbahang Katoliko. So, ganito pala ang magiging resulta kung iniwan ang simbahang Katoliko dahil sa maling akala na nagtuturo ng kamalian, ngunit yumakap sa mga pirated na sekta at yun ay pagkakataong pangpili at lalong mas lumulubog sila sa kamalian. Kung matatandaan natin si Senador Manny Pacquiao, nakilala sa pagiging devoted sa Santo Rosario, di po ba? Pero nang niyakap niya dahil sa hindi alam ang tunay na pananampalataya ng simbahang Katoliko, niyakap niya ang ibang sekta, iniwan niya ang debosyon sa Santo Rosario at ang lahat na katuruan ng simbahang Katoliko. Eh, masakit talaga to sa loob ko. Ang nalungkutan ko lang talaga sa iyo, bakit iniwanan mo to? Noon sa maliit ka pa. Inaludang ka sa Panginoon na bawiin ka na ibigay ka sa akin. Huwag mo kalimutan, naghingi ako sa inyong pag-iawa. At ang isa sa mga dating Katoliko na batay sa request na tatalakayin umano natin, mga kapatid, na nanindigan talaga na walang mabasa sa Biblia purgatorio. Ang tanong, nasa Biblia ba ang aral tungkol sa purgatorio? Ang sagot, dapat nating maintindihan na walang itinuturo ang Biblia tungkol sa isang lugar na purgatorio. Yun, wala umanong itinuturo ang Biblia na isang lugar na purgatorio. Tama ba itong mga umanib at yumakap sa mga nagsusulputang sikta matapos nila iwanan ang simbahang Katoliko? Tala, samahan niyo ako. Sasagutin natin sila. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, at kung sakaling merong mga katanungan dyan sa ating Facebook page, pwede rin na mag-type lang kayo ng mga katanungan tungkol sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, lalo na yung ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya sa Islam, pwede rin sasagutin natin yan punto por punto, mga kapatid. At sa ating channel, kung sakaling meron mang katanungan, pwede rin. BB Gab, sabi niya, bro, ano pong schedule niyo sa DXDD? Every Saturday po ang schedule ko sa alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. At sa lahat at yung mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, magandang araw, gabi, at sa lahat na maabot ng ating pananampalataya at katuweran. Meron tayong isang channel, mga kapatid, pananampalataya at katuweran. Inaanyayahan din kayo na mag-subscribe. At alam natin na noon pa man si Senador Manny Pacquiao ay napaka-katoliko, di ba? At suot-suot niya ang Santo Rosario at umaatin ng misa kasama yung mga kaibigan niyang mga politiko, di ba? Pero bigla na lamang iniwan ang simbahang Katoliko at nagiging pastor na at nagtatag ng kanyang sariling simbahan na born again, mga kapatid.
Di po ba? Ito rin ang istorya sa isang in-request ng ating kapatid na sagutin o mano yung patungkol sa purgatorio. Ang akala niya na ang purgatorio ay wala talaga sa Biblia. Kaya mga kapatid, ganito talaga ang mangyari kung lumipat ka, iniwan mo ang simbahang Katoliko dahil hindi mo alam ang pundasyon, yumakap ka sa grupo na tataglaman ng tao, ang akala nila ay iniwanan nila ang mali. Ang di nila napansin, sila ay lalong lumulubog sa maling aral. Muli, balikan natin yung request. Sabi niya, ano pong dahilan na hindi biblical ang purgatorio? May talata siya na sinisitas. Ito. Ang tanong, nasa Biblia ba ang aral tungkol sa purgatorio? Ang sagot, dapat nating maintindihan na walang itinuturo ang Biblia tungkol sa isang lugar na purgatorio. Ang aral tungkol dito ay hindi mo makikita sa Biblia, kaya ito ay non-biblical doctrine. Ang sabi nga sa Ecclesiastes 9 verse 5 and 10, the dead know nothing. Wala nang malay at wala nang alam ang mga patay sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Sa bagong tipan, mababasa natin na ang mga patay ay iniuugnay sa isang pagtulog na naghihintay sa muling pagkabuhay sa panahon ng resurrection. Oh, yun ang sabi ko mga kapatid. Namimiligro talaga kung una, pumipili lang kayo ng sitas ng Biblia. Tama naman ang sitas na ang patay ay natutulog. Yun po'y tumutukoy sa katawan. Pero ang tanong, meron bang bahagi sa katawan na hindi mamamatay? Di ba sabi ng ating Panginoong Hesukristo, Jes 28 ng Mateo, na huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapatay sa kaluluwa. Napakalinaw niyan. Pero, napansin ko sa mga kapatid natin na mga Katoliko, panay ang kanilang pagtulig sa, bago natin sagutin punto por punto itong request na isyo, gusto ko lang ipakita at gusto ko lang na mapansin ninyo mga kapatid, itong mga galing sa simbahang Katoliko at humihiwalay na sa simbahang Katoliko, alam niyo ba, panay ang kanilang pagtuligsa. Grabe, no? Pag makapagtuligsa mga kapatid, wagas talaga. Pero kung ating pakinggan ang kanilang aral, abay, sablay na sablay. Halimbawa, alam niyo ba, sinagot na natin si Bishop, yung nagpakilalang Bishop Rod Cobos. Dating Katoliko siya at sabi niya, napaka-religious niya umano sa Katoliko dahil seminaryan pa siya, nagpapasan pa siya ng cross tuwing Holy Week. Ito po. So kung may yung kag-religyoso, religyoso yun. O muna ang rason nga nung nahimok kong seminarista, nahimok kong kurselista, gani, gapasan pa kong cross panahon sa Semana Santa. I do not know kung ikaw nakapasaan ka cross. Nagpabunal-bunal pa yun ko, hoping nga papasaylo ko sa akong mga sala. But after that 2 days nga pagpasaan akong cross dito sa Antipolo, Rizal, kaya dito manggod ang panata. After na, buutan lang ko sa pila kaadlaw. After, balik lang gihapon ko sana. So, kahit pa pumapasan siya, may panata siya, mga kapatid, pumapasan siya ng cross. Pero ilang araw, bumalik naman umano siya sa kaniyang mga kagawian na mga kasalanan. Bakit po ba sinabi ko na panay ang kaniyang pagtuligsa? Grabe talaga kung makita niyo ang kaniyang tuligsa, mga kapatid, lalo na sa simbahang Katoliko at lalo na sa Santo Papa. Pero kung pakinggan natin, nako sablay-sablay. Alam niyo ba na ang Antioch na nasa sa Syria, di po ba, ang sa kanya nasa Israel? Ito. For your information, ang Christianity, ang tinuod ka Christian, nag-start in the Church of Antioch in Israel. Napansin nyo ba? At hindi lang yan, sa si San Pablo, binitay, pinutulan, pinuguta naman, di po ba? How come kamaingon nga nag-start ang Christianity
sa Roma. Kay even si Jesus wa kaabot og Roma. Si Paul ang nakaabot sa Roma, gibitin pati wari. Oh, binitin si San Pablo pati wari. Bakit amano tinatawag na Roman Catholic, George? Ang punto niya, hindi naman nakarating, mga kapatid, umano, si Panginoong Hesukristo doon sa Roma. Si San Pablo na binitin pati wala. Hindi po, pinugutan po. Si San Pedro po ang binitin at ipinako na patiware, no? Hindi lang yan, mga kapatid. Pati limasawa, nag-transfer na ang location. Nasa Cebu na rin. Maybe naa kay answer kung kinsa ang unang nagdalagyod sa Catholicism in the Philippines or Catholicism in the Philippines. The answer is Magellan on March 1521 in Cebu City, Limasawa, where the first mass was held. 1521 in Cebu City. In Cebu City, Limasawa. Kaya nagtaka tayo. Nag-transfer na palang Limasawa ngayon. Pati na ang Antioquia, nag-transfer na sa Israel. Panay ang kanilang pagtuligsa, mga kapatid, sa simbahang Katoliko dahil ang akala nila maling-mali ang simbahang Katoliko. Ang hindi nila napansin, sila'y nalulubog sa grabing kamalian. Kahit nga history, kahit nga geography, mali pa, interpretasyon pa kaya sa Biblia. Hindi lang yan. Isa sa mga request, di po ba si CG David, mga kapatid, ano po ayang ang kanyang tinatalakay ayon sa kanya Bible. Eh yung salitang Trinity wala naman sa Bible yan. O di ba? Minsan nagtatanong tayo ng ganyan. Yes po, tama po kayo. Wala po sa Bible yung salitang Trinity. Yung salitang Trinity wala umano sa Bible. Maniwala kaya kayo na yung salitang Trinity wala sa Bible? Ah, sige nga. Pansinin natin kung wala ba sa Bible. Nauna natin ito na sinagot, pero gusto ko lang ipapansin ninyo na ganito pala ang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya pag iwanan nila ang simbahang Katoliko, sa akala nila ng kamalian ito, sila pala ang nalulubog sa grabing kamalian. Halimbawa, gagamitin natin ang Protestant Bible, ito po mga kapatid, no? Protestant ito, hindi sila po makasabi na bias ang Biblia yan, Amplified Bible. Ito po ang mabasa natin sa Revelation chapter 7 verse 10. And in a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne. And to the Lamb our salvation is the Trinity's to give unto God the Trinity we owe our deliverance. See? Napakalinaw mga kapatid. Hindi lang yan. Oh, grabe ang kanilang pagtuligsa sa simbahang Katoliko. Kahit na ang salitang Biblia, wala umano sa Biblia. Bible. Madagdag ko lang din, no? Alam mo ba yung salitang Bible ay wala rin sa Bible mismo? Kasi ang salitang Bible ay galing sa Greek word na Biblion or Biblos Papyrus, na ang ibig sabihin ay pinagsama-samang libro. So the concept of Bible ay pinagsama-samang libro. Ganun po siya kaya... So, narinig niyo mga kapatid na ang salitang Bible wala sa Biblia. Kundi ang concept lang nito, yung pinagsama-samang libro o aklat. Eh, tingnan po natin. Mas mabuti dahil ginagamit niya yung Greek, gamitin na naman natin ang Greek, mga kapatid, kung ano ang nakasulat sa ikalawang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 13 sa Greek, dahil ginagamit niya ang Greek, di po ba? Ito po ang nakasulat. En tua de para carpu ercuminus pericaita Biblia, maliutatas membranas. Oh, di po ba sa Greek may mabasang Biblia? Hindi lang yan. Baka sabihin niya, ay Greek yan. English, dahil naalala niyo po ba yung debate namin ni Ustads, Ustads, sino ba yun? Barcelon. Oh, di po ba? Walang mabasa. Gamitin natin ang The Living Bible. Mas mabuti, The Living Bible. Ikalawang Timoteo 3, Kansas City, mga kapatid,
Ito po ang ating mabasa. The whole Bible was given to us by the inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and helps us to do what is right. So, kaya nga, iniwan nila ang simbahang Katoliko, yumakap sila sa iba't ibang sekta, pero kung mapansin ninyo ang kanilang mga pagtuturo, mga kapatid, kung pansinin niyo at susuriin niyo talaga, abay, sila pala ang umipili at lalong lumulubog sa kamalian. Ngayon, punta tayo sa isyo ng tinatalakay. Ang isyo, ang tanong, ay purgatorio. Pero, nako, ang kanyang tinatalakay kahit na mga santo, mga santo, mga Diyos-Diyosan na tinutukoy, yung tungkol sa Litany of the Holy Rosary, yun talaga ang resulta kung hindi tayo mag-aral sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Dapat mag-aral tayo dahil napakadelikado po, mga kapatid, no? Pag mapasukan tayo ng virus sa maling pananampalataya, dahil ang virus sa maling pananampalataya, parang COVID po yun, no? At makapanghawa. Pero ang hindi napansin na meron na pala sa ganyang ori na virus, akala nila ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ng kasaypaan, kamalian, pero hindi nila napansin sila'y nalulubog sa grabing kamalian. Okay, sagutin natin itong issue batay sa request ng ating kapatid. Pakinggan ninyo. Ang topic natin ngayon ay ang purgatorio. Oh, so topic niya na tinatalakay, ito ang ni-request tungkol sa purgatorio, no? At nag-research talaga, no? Nag-research siya batay sa aklat ng simbahang Katoliko, magaling mag-research. Pero research pa rin pag may time, dahil di yata niya napansin na ang purgatorio, ang salitang purgatorio, mabasa sa Biblia. Okay. Atin sang ituloy siya. Ito po pala ay request ni Princess Lisa, isa po sa mga subscriber natin. Isang mapagpalang buhay sa iyo at sa iyong pamilya, Princess Lisa. Pasensya na po kung medyo naantala ang pag-upload natin ng mga content dahil sa medyo nagkaroon tayo ng problema sa video editor na gamit natin at device na magagamit sa pag-edit ng mga video at audio content tungkol sa mga topic at pag-aaral patungkol sa tamang pagsamba sa tunay na Diyos at mga... Oh, so may nag-request ya. Ito, warning sa at paalala sa lahat ng mga Katoliko. Kung magtanong kayo tungkol sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, huwag kayong magtanong doon sa mga nagsusulputan, mga ngaral ng mga nagsusulputang sikta. Dahil lalong ililigaw kayo. Halimbawa, si Bishop Cobos, Bishop pa naman siya. Eh, ang Limasawa, alam niyo ba saan yung Limasawa? Nasa Cebu po ba? Ha? O, halimbawa, yung Antioquia. Kapag lumabas kayo sa Pilipinas, gusto niyong puntahan ang Antioquia. Dahil narinig niyo ang kanyang pahayag na ang Antioquia ay nasa Israel. Nako. Siguro, yung buong Israel, nilalakad mo, wala kang makitang Antioquia dyan. Dahil ang Antioquia ay nasa Syria. Okay. Kaya, warning sa ating mga kapatid na mga Katoliko, lalo na sa mga mahilig magtanong kay Soriano, tanong mo kay Soriano, may sagot ang simbahang Katoliko. Kaya magtanong kayo, upang hindi lalong mailigaw nito mga nagsusulputang sikta, mga kapatid. No? Daming mga nagsusulputang sikta ngayon. At huwag kayong magtanong nito mga nagsusulputang sikta lamang. Dahil talagang mailigaw kayo
sa kamalian. Okay, tuloy natin ang kanyang request. Pagtalikod sa mga maling aral sa relihiyon na malaki ang impluensya sa buhay. Pagtalikod sa maling aral sa relihiyong malaking impluensya sa buhay. Imagine mo yan, mga kapatid. Relihiyong malaking impluensya sa buhay, tinutukoy niya simbahang Katoliko. Pero tinalikuran ang malaking impluensya sa buhay. Dahil isa na sa kanilang inaatake itong tungkol sa purgatorio. Dahil hindi natundon sa Biblia ang salitang purgatorio, ang akala niya ay wala sa Biblia. Kaya ang dami talagang nadisgrasya sa maling akala. Pero bago ninyo iwanan ang simbahang Katoliko, ay research naman pag may time. Una, dapat i-research ninyo, sino po ba ang nagtatag sa simbahang Katoliko kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo? Kaya yun lang ang paulit-ulit nating tanong sa mga nagsusulputang sikta. Kung mali ang simbahang Katoliko, ibig sabihin, kasalanan yan sa nagtatag. Pero narinig nyo ba sa iba't ibang mga pastor, sa iba't ibang ministro na inaatake, tinutuligsa nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Hindi. Dahil pag ang nagtatag ng simbahang Katoliko ang kanilang aatakihin, mga kapatid, nako, mapilitan sila sa paggamit ng history. At alam natin lahat ng mga history. Kahit nga si Eliseo Soriano, di po ba yung tinanong ni kapatid na Melvin Ocampos? Anong tanong ni kapatid na Melvin? Kung hindi si Kristo ang nagtatag sa simbahang Katoliko, ang tanong ko, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Magulat ka sa sagot ni Eliseo Soriano. Ano po bang sagot ni Eliseo Soriano? Ang tanong kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, ang sagot, hindi ko alam. Dahil nang naitatag ang simbahang Katoliko, hindi pa ako naipanganak niyan. Naitatag yan about 2,000 years ago. O, di ba ba? Kaya kung yun ang argumento, mapansin ninyo mga kapatid, meron palang iniwasan siya. No? Bakit? Bakit alam ni Eliseo Soriano kung sino ang nagtatag sa Islam batay sa history? Di po ba si Muhammad batay sa history? Si Muhammad ang nagtatag sa Islam. Ngayon, nang naitatag ang Islam, si Soriano po ba naipanganak na? Nang naitatag ang Iglesia ni Cristo, Bisprenia, noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, alam na alam ni Eliseo Soriano sino ang nagtatag. Pero hindi pa siya naipanganak. At alam niya sino ang nagtatag sa Seventh-day Adventist batay sa aklat ng Seventh-day Adventist, 1844. Hindi pa naipanganak si Eliseo Soriano. Di po ba? Hindi pa kayo nagtaka, mga kapatid? Logical naman, bilogical. Bakit sa mga taon na hindi pa siya ipinanganak, gumagamit siya ng history upang matukoy kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Bakit pag sa simbahang Katoliko, ang sagot niya, hindi ko alam? Dahil nang naitatag ang simbahang Katoliko, hindi pa siya naipanganak noon. 2,000 years ago umano. Dahil iniwasan niya ang history. The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, The History of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Okay. Tuloy natin ang request, mga kapatid. Ito kasi ang request. ...ng tao kung saan nakasalalay ang kanyang kaligtasan. Ano nga ba ang purgatorio? Saan nga ba ito nagmula? Nasa Biblia. Una, napansin nyo ba na iniwanan niya ang malaking relihiyon umano, na nagbigay impluensya, malaking impluensya sa buhay, na nakasalalay ang kaligtasan. Iniwanan niya ang simbahang Katoliko, na inaamin naman niya na nakasalalay ang kaligtasan. At niyakap niya
yung mga bago lang na sumulpot na sikta. Tuloy natin. Kaya ba ang tungkol sa purgatorio? Kaninong aral o doktrina ang purgatorio? Ilan lamang ito sa mga tanong na sumasagi sa ating isipan na ating sasagutin at bibigyan ng linaw. So, sasagutin niya, pero palundag-lundag ang kaniyang pagsagot dahil pumunta pa siya sa mga tungkol sa sacred images na tulad ni C.G. David, iginiit na ito'y Diyos-Diyosan umano sa simbahan Katoliko. Research naman pag may time. Lahat na ba na larawan o imahin dyan sa Biblia, Diyos-Diyosan? Okay, tuloy natin. Maikling pag-aaral natin ngayon. Totoo nga ba na may purgatorio? Ang purgatorio ay isa sa mga doktrina, paniniwala at aral na pinalaganap ng Roman Catholic Church o ang Simbahang Katoliko Romano. Yes, dahil ang Simbahang Katoliko ay ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang word Catholic galing sa Grego at sa Greek Bible, mga kapatid, Gawa Kapitulo 9, versikulo 31, himyen, mabasa dito ang Ecclesia Catholis. Himyen on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, irinin ikinin oy kumunumini. Nandyan ang Ecclesia Catholis. Ang mahirap nilang tutulan, kung hindi si Kristo ang nagtatag sa Katoliko, sino? E natural naman, mga kapatid, na ang Simbahang Katoliko ang nagturo sa purgatorio dahil ito ang tunay na iglesia. Kung halimbawa sabi na, hindi yan dapat natin tanggapin dahil hindi natin mabasa litra or litras Biblia, kulang lang ng research. Ikalawa, kung ang argumento nila, dahil Katoliko ang nagturo, hindi natin yan tatanggapin. Hindi ba nila na alam na ang Biblia ay galing sa Simbahang Katoliko? Tingnan niyo ang aklat ni Lauren Bittner sa Born Again, na ang pamagat Roman Catholicism by Lauren Bittner sa pahina 102. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. O di po ba? E kung di nila yan matanggap, ang mga Protestante meron namang sariling Biblia, King James Version. Excuse me po, hindi po yan sariling yung Biblia. Sa Biblia po yan ng grupo ng Anglican Church, for your information, namimili lang kayo at nakibasa sa Bibliyang yon. Di ba ba? Okay. Ngayon, kung sasabihin na, kung ano ang toro sa Simbahang Katoliko, huwag nating tanggapin. Excuse me po, bakit? E bakit sumusunod kayo sa kalendaryo ngayon? Lahat ng mga nagsusulpot ang sikta, sinusunod ang kalendaryo. Hindi po ba? Yun po ay Gregorian kalendar. Sa Simbahang Katoliko po yun. O kung hindi kayo sumusunod, gumawa kayo ng sarili ninyong kalendaryo. Iyon ang problema, mga kapatid. Yung mga kinukopya nila na aral sa Simbahang Katoliko, yun po ang hindi nila tinutulig sa. Ngunit yung hindi nila tinanggap at kinopya, yun ang marien nilang tinutulig sa ating pananampalataya. At dapat sagutin natin. Tuloy natin. Ayon sa nakasulat sa kanilang Compendium of the Catechism. Gumagamit man ng Catechism. Compendium of the Catholic Catechism. Catechism of the Catholic Church, Chapter 3, pages 1030 to 1031. Purgatory is a state of those who die in God's friendship, assured of their eternal salvation, but who still have need of purification to enter into the happiness of heaven. Ayon din sa Roman Catholic Encyclopedia, ang paniniwala daw nila sa purgatorio ay isang kondisyon, proseso o isang lugar sa pansamantalang pagpapahirap upang linisin ang mga kaluluwa ng mga namatay sa ilalim ng grasya ng Diyos na hindi pa daw nakakabayad mula sa kasalanang nagawa noong nabubuhay pa sila. Maisingit ko lang saglit. Kung napanood ninyo ang video natin tungkol sa kung nasaan na ba ang mga... Well, meron siyang video kung nasaan na ba ang... Patay. Dahil para sa ganitong ori na sekta, may pagkakatulad sila sa Iglesia ni Cristo, sa grupo ng Seventh-day Adventist, sa grupo ng Saksi ni Jehova, na ang katawan ay ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang katawan. Pag mamatay ang katawan,
patay din ang kaluluwa. Patunayan natin, yun lang ang mali nilang akala. At meron silang iniwasan sa Biblia. O paninyong aral sa maling akala ay makapandaya. Okay, tuloy natin. Maaring alam nyo ngayon na ang kaluluwa o soul ay ang tao mismo. Wala siyang immortal na kaluluwa. O ang kaluluwa, soul, ay ang tao mismo. Sige, dahil gusto nyo letra po letra. Saan ko ba mabasa na ang kaluluwa ay ang tao mismo? Di ba ba, inahanap niyo ang purgatorio letra po letra, pero pakita ko sa inyo. May mabasa tayo sa Biblia, letra po letra purgatorio. Yun lang ang mali niyong akala na hindi mabasa. Pero, di nyo ba napansin na ang naghahanap ng letra po letra, nagtuturo sila na hindi naman mabasa sa Biblia letra po letra. Halimbawa, ito lang. Yung napakinggan ninyo. Ang kaluluwa ay ang tao mismo. Yun lang ha. Saan na talata sa Biblia na nagsabi, ang kaluluwa ay ang tao mismo. At kung mamatay ang tao, patay din ang kaluluwa. Yun. Dahil mali ang kanilang pag-unawa. Okay, tuloy natin. Sa loob ng kanyang katawan. Sapagkat, ang soul o kaluluwa ay ang katawan ng tao mismo. Oh, so, ang soul o mano ay ang katawan mismo. Ang kaluluwa, yung katawan mismo o mano. Kaya wala o manong nasa loob ng katawan na hindi mamatay. Baka, kung nabasa siguro niya yung turo ng ating Panginoong Heso Kristo, halimbawa, ang turo ng ating Panginoong Heso Kristo, Juan Kapetulo, San Mateo Kapetulo 10:28, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapatay sa inyong kaluluwa. Ibakat sasabihin naman sa ganitong uri ng mga ngaral, mga kapatid, hay, mali ka Panginoon, ang kaluluwa ay mamatay rin. Halimbawa, yung pahayag ng ating Panginoon Hesus Kristo, namatay si Lazaro, namatay din ang mayaman. Nilibing ang mayaman, si Lazaro'y kasama ni Abraham, at ang mayaman na nilibing, siya ay nagdusa sa kasakitan. At nakita niya, may communion pa, nakita niya si Lazaro, kasama si Abraham, at nakiusap siya kay Abraham. Di ba ba? Eh, anong masasabi mo? Joke-joke lang yon. Di po ba may inilibing? Pero, yun po bang nakipag-usap kay Abraham? Ibig po ba sabihin, yun po ba ang katawang na ilibing? No, yun. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid, kayong mga Katoliko, kung meron kayong mga katanungan dahil naguguluhan kayo, magtanong kayo sa punto por punto, ha? Oh, huwag kayong magtanong sa mga nagsusulpot ng sikta, mailigaw lang kayo, lalo na ni Bishop Cobos, dadalhin kayo sa Limasawa, Cebu City. Tuloy natin mga kapatid. Ito. At ang kaluluwa ay namamatay at wala nang malay sa anumang bagay kapag binawi na sa kanya ang hininga ng buhay. At ito, oh, ang kaluluwa namamatay, wala nang malay umano sa anumang bagay. Tama ang katawan, yan. Pero, may bahagi sa katawan na hindi mamamatay. Yun po ang tinatawag na kaluluwa. Kaya, yun ang dapat i-research pa sa ating mga kapatid. Ha? Research pa. Kung wabang mabasa sa Biblia na may bahagi sa tao na hindi mamatay. Halimbawa mga kapatid, kung tingnan natin ang Roma Kapitulo 6, versikulo 12, ang mabasa natin, sabi ni San Pablo, huwag maghari ang kasalanan sa inyong katawan may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita. O so, makita natin na ang katawan may kamatayan. Pero kung ang katawan ay may kamatayan,
ang bawat katawang material may katapusan. Yung otak, yung bituka, yung puso, yun po, may paglalaho. Pero, dapat naman, hindi lang huminto sa ganit, sa diyang talata, mga kapatid. Mabasa mo ang Roma Kapitulo 6:12 na ang katawan ay may kamatayan. Una, dapat, delikado kasi magkabasa ng isang liham, ang lapok, ang putik ay maganda para sa mata. Kuha ka ng putik, lagay sa mata, resulta, bulag ang resulta. Eh may mikrogtong pala. Ang putik ay maganda para sa mata kung gusto kang mabulag. So, yung tinutukoy, halimbawa sa Roma Kapitulo 6:12, mga kapatid, na ang katawan may kamatayan. Pero, tandaan natin na meron ding tinatawag na katawang panlangit. At yung katawang panlangit na yan ay mananatiling buhay. Pakibasa mga kapatid sa 1 Korinto 15:4. Di po ba? Mayroon kamang katawang ukol sa langit at sa mga katawang ukol sa lupa. Datapuwat, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ang ukol sa lupa. Eh, di po ba? Napakalinaw. Kaninong otos o turo na ang kaluluwa ay hindi mamamatay? Galing mismo sa ating Panginoon Jesu Kristo. San Mateo 10:28, ulitin ko, at huwag kayong mga takot sa mga nagsipatay ng katawan datapuwat hindi mga kakapatay sa kaluluwa. Napakalinaw niyan. Okay. Tuloy natin ang kaniyang pahayag, mga kapatid. Ito ay pinatutunayan ng Biblia. Kung hindi nyo pa napanood ang video tungkol dito, panoorin. May video siya tungkol sa kaluluwa. Sige, hahanapin natin yan. Sasagutin natin, mga kapatid. Patunayan natin na mali-mali ang kanilang turo, bunga sa mali ding unawa. Abuli sa simbahan para dasalan at bang... Dito tayo sa abuloy ng simbahan. Patutulong daw ang mga kaanib sa simbahan sa mga namatay na nasa purgatorio sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal para sa mga namatay at pag-aabuloy upang mapadali ang paglilinis sa kasalanan ng mga namatay at mapatawad sa mga kasalanan upang mapunta sa langit. Naalala ko pa noon, nagsisimba pa ako sa simbahan ng Katoliko. So, naalala niya noon nung nagsisimba pa siya sa simbahan Katoliko. So, ibig sabihin, dating Katoliko siya. Sino po ba ang katuparan sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18-19, nandito na ang mga Antikristo. Sila ay humihiwalay sa atin upang makilala na sila ay hindi kastunay na kasama sa atin, kaya sila'y humihiwalay sa atin. So, naalala niya. Tinalakay niya ang pag-abuloy sa kaluluwa, mga kapatid, ang panalangin sa kaluluwa, o na hindi umano yan biblical. Tama po ba? Hindi biblical? O kulang lang sa research? Halimbawa, gamitin natin ang mabasa sa Biblia, mga kapatid. No? Tingnan natin ang mabasa sa Biblia kung wala bang mabasa biblical na ang tingnan natin, no? Kung wala bang mabasa na ang purgatorio, mga kapatid, o kaya yung tungkol sa pagdasal para sa mga yumao. Tingnan natin, ha? Dahil dami kasing mga kapatid natin na humihiwalay sa pananampalataya, mga kapatid, na sa ganitong aral nila, yon ang resulta na daya sa maling aral at pag-unawa, mga kapatid. Okay, eto, pansinin ninyo ang kanyang pahayag, pakita ko sa inyo. Una, bakit inalala natin ang mga patay? Sa Rot Kapitulo 2, versikulo 20, mga kapatid, ito po ang ating mabasa. Hindi ikinait ang kaniyang magandang loob sa mga buhay at sa mga patay. Di po ba? Napakalinaw.
noon pa man sa lumang tipan, hindi ikinait umano ang kaniyang magandang loob sa mga patay at sa mga buhay. At sa Sirac City 33, mga kapatid, ito rin ang ating mabasa. Pansinin niyo. Give graciously to all the living. Do not withhold kindness even from the dead. Oh, di po ba? Na pansin ninyo mga kapatid na dapat alalahanin natin yung mga yumao na. Halimbawa, di nila yan matanggap. Eh, saan po ba mabasa na huwag nyo nang alalahanin yung mga namatay? Yung tinalakay niya na pagdasal at pagbigay ng pamisa at yung pag-alay, hindi biblical. Tingnan natin kung di ba biblical. Pansinin ninyo mga kapatid. Sa ikalawang Makabiyo, Kapitulo 12, versikulo 43-45. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halagang 4,000 pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog sa pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang na ang ipanalangin pa ang mga namatay na dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat na mga namamatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng kanilang ganting pala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. See? Napakalinaw mga kapatid na mula pa sa Old Testament kasi baka sabihin naman nila, ay hindi yun, Brother Windell, hindi po ba, yun po ay nasa apocryphal books ng mga Protestante. Wala na po yun sa King James Version. Yes, tinatawag yun ng mga Protestante na apocryphal books. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, na yung apocryphal books na yun, sa Deuterocanon, yan sa Simbahang Katoliko, ang unang King James Version, history naman, study, dapat pag-aralan natin yung history. Ang unang King James Version, 1611, tulad sa Simbahang Katoliko na Biblia, 72 books. Merong apocryphal books, nauna natin yung tinatalakay. Kailan tinanggal ng mga Protestante ang apocryphal books? Sa 1827 sa British Foreign Bible Society. Bakit nila tinanggal? Dahil, isa sa mga dahilan, mabasa kasi sa ikalawang Makabiyo, sa Sirac, na alalahanin natin ang mga patay, ipagdasal natin ang mga patay. Kaya, yun, tinanggal nila mga kapatid. Ang hindi nila matanggal at hindi siguro nila napansin na sa bagong tipan, si San Pablo, nagdasal sa patay na. Ha? Meron ba? O sige, Protestant translation ang ating gagamitin, mga kapatid. No? Mas mabuting gagamitin natin itong Protestant na salin. Ito po ang tinatawag na Contemporary English Version sa ikalawang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 16. Pansinin ninyo mga kapatid, ito po ang ating makita, ito po ang ating mabasa sa naturang salin. Sabi ni San Pablo, I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiphorus. He often cheered me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask
God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. See? Malinaw mga kapatid ang pahayag ni San Pablo. Ngayon, baka sasabihin nila, hindi naman mabasa diyan, Don Wendell, na si Onesiphorus patay na. Ang sabi diyan, na I pray that the Lord Jesus will ask. Iyon ang mabasa mga kapatid. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy Onesiphorus on the day of judgment. Pero tingnan natin mga kapatid ang biblical commentary tungkol diyan. Ito po, sa commentary on the New Testament, page 550, ito po ang ating mabasa. Onesiphorus is unknown. He must have been a member of the church at Ephesus, where his family still resided. The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was dead at the time he wrote. O, di po ba? At the time he wrote. So, kung ngayon, napatay na si Onesiphorus, ano ang sabi ng isinulat ni San Pablo? I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Ano ang nasa biblical commentary? The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was dead at the time he wrote. Napakalinaw mga kapatid. Kaya yung sabi niya na hindi biblical ang purgatorio, bunga lang yun po sa maling akala. Bakit? Okay. Una, tingnan natin kung baka hindi pa nila na-research, no? Na may mabasa pala na purgatorio mga kapatid. Gamitin natin muna yung tungkol sa Biblia na Spanish mga kapatid, kung ano ang translation sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 19. Bakit? Alam niyo ba, diyan sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 19 mga kapatid, na may binabanggit diyan na kulungan ng mga espiritu. Alam niyo ba na may kulungan ng mga espiritu? At alam niyo ba ano ang translation sa kulungan ng espiritu? Unang Pedro 3:19. Ito po ang mabasa natin mga kapatid. Sandali muna ha. Ito po ang Okay, balik muna natin siya sa isyu. Okay. Ang topic natin ngayon ay ang ito, purgatorio. Ibalik mga kapatid kung tama ba yung kanyang sinabi na hindi mabasa. Ito po. No. Pansinin niyo, unang Pedro 3:19. Alos tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noela fabricación del arca el padre se entiende el por carcel el purgatorio. Ano mano ang kulungan ng mga espiritu mga kapatid? Purgatorio. Ikaw sasabihin nila, dahil may mabasa tayo, kulungan ng espiritu, hindi yan purgatorio. O sige nga, hindi yan purgatorio. Ano ang tawag sa kulungan ng espiritu kung hindi yan purgatorio? Magka-problema sila niyan, mga kapatid. Okay, ituloy natin yung pahayag niya dahil purgatorio na sana, umaabot pa sa mga Diyos-Diyosan? Pid, tinawag na rin para tumulong sa panalangin. Kung tutusin, ano ba? Balik muna natin. Ito. Nadasal ang panalangin o novena para sa mga kaluluwa. Ito po yung matandang edisyon na kung ano-anong May novena para sa mga kaluluwa. Bakit? Kung sasabihin nila, bawal yan. Saan mabasa sa Biblia na bawal ang novena
sa mga kaluluwa? Meron po bang mabasa? Ha? Di po ba gusto nyo letra for letra? Okay. Imagination lang ninyo yan. Okay, tuloy natin. Ito ang tinatawag para tumulong sa panalangin para sa namatay. Habang dinadasal lang novena, tinatawag ng mga nagdadasal at binibigkas ang iba't ibang reyna at ina. Oo, ang iba't ibang reyna. Mali, isa na yung reyna na yan. Tumutukoy sa mahal na Birhen Maria. Ngunit ang isang reyna ay may iba't ibang title. Yun ang resulta pag Katoliko ka na hindi ka mag-aral sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Ha? Oh, yun po ang resulta, kapatid. Yes, sir. It's called purgatory in English, sir. Windel to tell. Okay. So, galing kay C. Fontif. Okay. Tuloy natin, mga kapatid, no? Ang kaniyang pahayag. Sa novena o mano, tinatawag ang iba't ibang reyna. Mali, isa na yun na reyna na tumutukoy sa mahal na Birhen Maria. Pero, tinatawag o mano ang mga santo. Bakit? Mali po ba ang pagtawag ng mga santo? Ha? Anako, ang dami sigurong di alam ng ating kapatid, mga kapatid, ha? Bakit? Alam niyo ba na sa Biblia may mga kaluluwa ng mga banal na nasa langit at pwede tayong makalapit sa kanila ayon din sa nakasulat sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23. Oh. Tuloy natin itong isyo niya na may iba't ibang reyna. Birhen, pati mga iba't ibang bagay tulad ng bulaklak, salamin, bahay na bulaklak, iba't ibang sisidlan, at bahay. Patituri ni David, tinawag na rin para tungkol. Patituri ni David, tinatawag na rin umano, mga kapatid. Sa panalangin. Kung tutusin, ano ba naman malay ng mga bagay na ito? Ano naman umanong malay ng bagay na ito? Tama. Kung tutuisin, walang malay talaga kung di mo alam ang katotohanan. No? Kaya, sa mga Katoliko, bago pa man kayo mahawaan ito mga virus ng maling aral, mag-aral kayo sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. No? Halimbawa, itong sinasabi niya, bakit tinatawag niya? Eh, litanya po yun. Litanya ng banal na rosaryo. Sa rosaryo siguro siya, sabi niya, sa novena ng mga kaluluwa o manumang kapatid. Sa rosary, yon. Turi ni David, turi ni Garing, bahay na ginto, kaba ng tipan, pintuan ng langit, salamin ng hostisya, bulaklak. Yung bulaklak, tumutukoy yan sa rosas, ang rosary, rosas, na tumutukoy sa mahal na Birhen Maria na dapat siyang bigyan ng bulaklak. Halimbawa, yung turing, mataas ito, pero ating tatalakayan lang. Yung sinabi niya, turi ni David. Ano po ba yung turi ni David, mga kapatid? Yun po ay nagpapahiwatig sa virtues ng kalinisan. Dalisay, mga kapatid. Yun po ang turi. Ang turi, kung tingnan natin, pagibasa naman, awit ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 4. Kaya research naman pag may time, di po ba ang mabasa, ang liig mo'y ubod kinis. May kwintas na kay inam, parang turi ni David sa ligid ng mga kawal. Saan mabasa? Awit ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 4. Yun po ang ibig sabihin ng turi ni David. Yun po'y tumutukoy din sa mahal na Birhen Maria. Nakita natin, mga kapatid, na yung turi ni David bilang kalinisan, bilang puri ng isang babae. At ganun din naman ang mahal na Birhen Maria dahil sapagkat ang mahal na Birhen Maria ay puno ng pagpapala o grasya ng Diyos ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. Para sa kaniya, walang kahulugan yan, pero malaking kahulugan yan, lalo na kung nag-aral ka sa pananampalatayang Katoliko. Binanggit pa niya yung turing
Turing-garing. Ano po bang ibig sabihin ng turing-garing? Yun po'y sumisimbolo sa immaculate o malinis na tao. Ito po ba'y biblical? Biblical na biblical yan. Pakibasa sa awit ni Solomon, Kapitulo 7, versikulo 4. Anong mabasa? Ang iyong liig ay gaya ng turi na garing. At ang iyong mga mata ay gaya ng mga lawa na sa hisbon na sa siping ng pintuan bayan ng Batrabim. Ang iyong ilong ay gaya ng tore ng Libano nang nakaharap sa Damasco. So diyan makita natin mga kabatid na ginagamit ni Solomon ang turing garing bilang pagpupuri sa isang magandang babae. Di po ba? Kaya research naman pag may time, yung tumutukoy na bahay na ginto, house of gold. Eh walang iba tumutukoy yan. Very symbolical yan na salitang bahay na ginto po ay isang ancient biblical symbol sa templo ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos din mga kapatid ay bahay na puno-puno ng ginto ang templo ng Diyos. Kaya nga kahit na yung mga imahen ng kerubin na ipinagawa, Exodo 25:19-20, puno-puno ng ginawa sa ginto. Kung tingnan natin ang mabasa sa Unang Hari Kapitulo 6, versikulo 21, Unang Hari Kapitulo 6, versikulo 22, di po ba mabasa natin ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos na puno-puno at binalot ng ginto sa bagong tipan? Di po ba nakaluklok sa sinapunpunan ni Santa Maria ang kabanal-banalang anak ng kaitas-taasan? Kaya si Santa Maria ay naging templo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang ibig sabihin. Meron pang kabanang tipan, Ark of Covenant. Mataas yan pag tatalakayin natin mga kapatid. Sa sunod na siguro, no, tatalakayin natin yan. Dahil malapit na yung schedule namin punto por punto. Ito. Tayo dapat tatawag sa mga yon. Oh, di tayo tatawag sa mga yon. Eh bakit nabasa natin Tore ni David, Turing Garing, House of Gold? Eh nasa Biblia. Hindi nyo alam lang na very biblical pala. Iya, delikado talaga mga kapatid pag ang ating mga kapatid ay mabiktima sa maling akala. Tuloy natin siya. 13-14. At sa Acts 4, verse 12, ganito ang sinasabi. Hindi na pwedeng lalapit sa mga santo. Ang sure. Taas. Okay. At ang ganitong paulit-ulit na panalangin. Yung paulit-ulit na panalangin, nauna natin na itong sinagot mga kapatid, dahil merong argumento sila, yun po bang rosaryo mga kapatid, nauna natin paulit-ulit na, yun po ba ang tinutukoy na bawal? Ano po ba ang mabasa? Di po ba? Sa mga hindi pa nakapanood, pwede niyong sundan ang uploaded video tungkol diyan, dahil halimbawa kung sabihin nila na ang rosaryo ay yun ang paulit-ulit na rosaryo, na panalangin ang tinutukoy at bawal, mali, dahil very biblical ang rosary. Ang sabi nila, hindi mabasa sa Biblia ang rosary. Ang di nila pansin, ang Biblia ay nasa loob ng rosaryo. Bakit? Halimbawa, I believe in God the Father Almighty. Very biblical yan. Mali ba kung sabihin mo, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth? Mali ba yan? Yung turo, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, di po ba biblical yan kung basahin natin San Mateo 28:19? Napaka-biblical yan mga kapatid. Oh. Our Father, biblical yan. Ang Ave Maria Gracia Plena, ang pahayag yan ng anghel. San Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. At yung pahayag naman ni Santa Elizabeth, Ave Maria Gracia Plena, Dominus Tecum, Benedicta tu en mulieribus et benedictus fructus ventris tui, eso. Okay, tuloy natin siya mga kapatid.
Kaya, bunga lang sa mali nilang akala. Pastri, huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ito kasi ang mga argumento ng mga sulpot na sikta, mga kapatid. Pilit nilang iniugnay na ang mga imahen ng mga santo ay mga Diyos-Diyosan. Yun po ang pilit nilang iniugnay sa simbahan katoliko. Ang hindi nila alam, ha, na sa Biblia, hindi lahat na imahen ay Diyos-Diyosan po. Kung tingnan natin ang Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? San Juan, Kapitulo 7:24, huwag kayong huhusga batay sa inyong nakikita. E di po ba sila inuhusgaan tayo na diniyos natin ang mga santo? Sino po ba ang nagturo na si Santa Maria ay taong naging Diyos? Si San Pedro, taong naging Diyos. San Pablo, taong naging Diyos. Hindi po, mali po kayo. Ang opisyal na aral ng simbahang katoliko, sila po'y taong naging banal, hindi naging Diyos. Kaya ano ang turo? Sila ba'y diniyos? Ito po ang opisyal na aral, mga kapatid. Research naman pag may time. Ito ang ating mabasa. Sa My Catholic Faith, page 191 by Luis Laraburi Moro, we honor sacred images in order to show our veneration for the person that represent, not to adore them as gods. O, di po ba? Ngayon, sa Biblia, kung bawal ang lahat ng mga imahen, e bakit po ba sa Ezekiel Kapitulo 41:17-21, ang templo, ang banal, ang kabanal-banalang templo ng Diyos ay daming mga larawan, mga imahen. Imahen ng mga santo. Imahen ng mga banal. At kung tingnan natin ang ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15-18, ipinagiba kahit ng libingan ng mga Diyos-Diyosan, kahit na ang kanilang mga buto, ipinagiba yon ng Diyos, mga kapatid. Ngunit, ang monumento ng propeta, hindi niya ipagalaw. So, ibig sabihin, hindi lahat na mga imahen ay bawal. Ang problema ng ating mga kapatid, nitong mga nagsusulpotang sekta, pati na itong mga Muslim, maraming salamat po nila ni kapatid David Ligacia sa suporta, pati na itong mga kapatid natin na mga Muslim, palaging inaatake tayo, mga kapatid. Ang hindi nila napansin, hindi po ba niya nakita na kayo'y humahalik sa itim na bato dyan sa Mecca? Upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Oh. So, kaya sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin, magsuri talaga. Dahil ang daming nagsusulputan ng mga sikta ngayon, at kung hindi kayo mag-aral sa pananampalataya, pag kayo'y mahawa lalo na sa mga virus ng mga kamalian na parang COVID, delikado, mga kapatid. Magiging katulad tayo sa ipinakita natin na mga napakilalang galing kami sa simbahang katoliko. Iniwan namin ang simbahang katoliko dahil nagtuturo ng kamalian ang hindi nila napansin. Sila'y nalulubog sa maling aral. Kaya, tinarakay at sinagot natin ito, mga kapatid, dahil ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat po, at mamaya sa punto por punto, merong tanungan. Pwede kayo makapasok, bigay namin ang link, mga kapatid, merong tanungan sa punto por punto. Maraming salamat po, in the name of Patri et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. To make his message known, he's our